So kung napansin nyo guys, mas malakas yung flow niya kasi yung timba, yung level ng tubig hindi bumababa. Kamusta mga ka-DIY? So dito na naman tayo sa ating tutorial videos na plumbing method. Ganun pa din, undersum aquarium setup, pero panibagong plumbing method na naman. So mayroon akong dalawang ginawa. So ito yung unang ginawa ko, pero hindi ako satisfied dahil mahina ang flow sa bottom. Ginawan ko siya ng paraan para ating i-modified para lalakas yung flow galing sa bottom. Kasi normally lahat ng dumi ng isda nandoon sa ilalim ng aquarium. So doon tayo magpupukos sa flow. Bigyan natin siya ng mas may pinakamalakas na flow. So bago yan, pakita muna natin yung underflow, overflow. So next tutorial video na naman natin, sa dahil may nag-request, so pakita muna natin dyan, sandali, sa labas. So ito yun guys, kung familiar kayo sa underflow, overflow, so alam nyo na yan kung para saan itong dalawang butas. Isa malaki at maliit. Ito yung mga ginagamit sa mga malaking tank o yung tinatawag nilang monster tank. So napakagandang setup to. Ito ang halos ginagamit ng mga monster tank. So abangan nyo yan. So guys, ito yung timba. So isipin nyo na lang, ito yung sum natin katulad nito. Ito yung unang nating i-demo. So ito yung unang ginawa ko. So ito muna ang subukan natin. So ngayon guys, subukan natin siya sa 3,000 liter per hour. Kung napansin nyo, bumababa yung tubig sa timba. So ganyan din mangyayari kapag sasam nyo kukunti yung tubig. So pwede na rin siya, maglagay na lang kayo ng another butas dito para sa surface skimmer. Ang importante talaga dito, nakatingi talaga to. Dapat na open to siya dahil kapag may power interruption, nagsasiphon effect yan. Hindi yan titigil ang tubig pababa. So ito yung susubukan na naman natin. So pakita muna natin sa kung anong itsura niya sa ilalim. So nakaganyan yan. So lagpas sa konti dito.
Kung napansin nyo, may space siya sa gilid para yung flow niya 360 yung spillway niya, para lalakas yung flow sa bottom. Tapos takpan muna natin yung sa surface, kasi dalawa yung flow niya sa bottom at sa surface. Takpan muna natin kasi tingnan natin yung flow sa bottom kung malakas ba. So kung napansin nyo guys, mas malakas yung flow niya kasi yung timba, ang level ng tubig hindi bumababa. Hindi masyadong bumababa katulad kanina. So ngayon, pagaganahin na natin yung surface skimmer. So tanggalin na natin to. Yan. So dalawa na yung flow niya sa bottom at sa surface. So kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko guys, huwag mo kalimutan mag-subscribe.